Napagod ka ba, Yuri? Kung hindi, pumunta na tayo sa susunod mong ensayo. Huh? Ngayon ko lang ata nakita ang batang yan. Ano sa palagay mo, Yuri Tchaikovsky? Pumasok ka na sa ring, simulan na natin. Lakas naman ang loob yan. Kay Yuri. Yabang kasi. Ano ba yan? Hoy bata, baka hindi mo alam kung ano ang pinapasok mo. Si Tchaikovsky ang World Heavyweight Boxing Champion? Huh? Oo, alam ko at wala akong pakialam. Bakit? Ayaw mo bang makalaban ng isang kapantay mo? Magaling kang sumuntok. Malakas, pero hamunin mo na lang uli sa pagkalipas ng 5 taon. Yuri, tapos ng pagpapasikat niya. Pumunta na tayo sa susunod mong ensayo. Yuri, narinig mo ba ako? Marami pa tayong gagawing ensayo. Bigyan niyo siya ng guantes. Tatanggapin ko ang hamon niya. Pero Yuri, nababaliw ka na ba? Isang paslit lalabanan mo. Baka nakakalimutan mong isa kang world champion. Vladimir! Hindi ba't bago ako naging kampyon, isa lang akong simpleng mamamayan ng gym grill. At wala sa marangal na kasaysayan ng gym grill ang nagsasabing umurong kami sa anumang digmaan, kahit malakas pa ang bansang kalaban. Kaya hindi rin ako uurong sa kanya. Jim Grill baka mo? Ayon sa kasaysayan, maski daw si Genghis Khan natakot sa kanila. Sila raw ang pinakamabangis na mandirigma sa buong Mongolia. Kaya sigurado ka ba sa gagawin mo ito, bata? Bata lang ang lalabanan mo! Anong sasabihin ng iba kapag napalitaan nila? Yuri, bakit naman pati ako? Handa ka na ba ang lumaban, bata? Handa na ako, Mr. Champion. Bago ang lahat, ano pangalan mo? Ako si Baki, Fuma Baki. Kung ganoon, simulan na natin. Matira matibay. Pambihira, sino mag-akalang isang world champion na makakalabang ko? Grabe si Yuri, hindi siya pinagbibigyan. Tama na, wala sa laban! Diyan lang kayo! Walang sino mang papasok sa ring hanggat nakatayo pa ang batang ito at hindi pa sumusuko. Hindi pa tapos ang labanan! Labanan ito sa pagitan naming dalawa. Kaya ko to. Ibang klase ka rin kalaban, Yuri Tchaikovsky. O sige, ituloy na natin uli ang laban na to. Yung ko din nala rito. Para maging saksi. Saksi saan? Samantalang gusto ko lang naman makilala ang kasalukuyang pinuno ng Hanayama Kinye. Mr. Nikukawa, baka kasi magduda ka sa kakayahan ng pinuno ng ikalawang henerasyon ng Hanayama Kinye dahil sa 15 anyos lang siya. Gusto namin makita mo ang pangis niya. Nasa ganun, wala ka ng tanong kapag umabot na tayo sa negosasyon. Iba na ang palakad ng labanan sa pagitan ng dalawang magkaribal ng grupo. Pumipili ng isang tauhan ng bawat isang grupo para lumaban sa kabila. Yun ang sistema ngayon. Epektibo naman kahit paano. At si Mr. Hanayama? Huwag kayo maglala. Darating na lang siya dito. Siya naman lagi ang kinatawa ng Hanayama Kinye. At tagal niyo naman dumate! Hindi na kayo nahiya sa kinatawa namin! Pinaghintay niyo na matagal! Siya na ba yun? Parang nakakita ko na siya dati. Tama! Dahil dati siyang profesional na manalaro. Mr. Yatoma, nakalimutan mo na ba dapat lehitimo miyembro ng grupo ang lalaban mo? Pinagbibinta ka mo ba kami ng pandaraya? Naging miyembro ng grupo namin itong si Toby simula kahapon. Pero hanggang bukas lang ang pagiging miyembro niya dahil plano niya kumalas.
Kahit tatlong araw lang siyang membro na grupo, membro pa rin siya. Utak lang ang pinahiral ko, kaibigan. Kaya huwag kang magbibintang. Ha? Master Hanayama, nagdala po sila ng dayuhan. Ang higanting to, 15 anyos lang? Siya si Hanayama Sura? Kumusta, Hanayama? Masyado na malaki ang gulo sa pagitan ng mga grupo natin. Kailangan na itong ayusin sa lalo madaling panahon. Gusto mo ba munang malaman kung suswertehin ka sa labanan ngayon? Eto, pumili ka na isa. Pumusang binabastos siya, Toma. Sandali lang, isang piraso lang kunin mo. Bitingo mo mga para ako! Sige, Toma! Naku, nawala na siya ng malay. Uno lang ang natanggal. Grabe ang kontrol niya sa pambihira niyang lakas. Tommy, bahala ko na dyan! Bakit tinatanggap niya lang ang mga suntok ng dayuhan? Hindi ba siya marunong lumaban? Naghihintay lang siya ng pagkakataon. Lumalaban na si Hanayama! At ibang klase siyang gumante! Saan galing ang tibay ng katawan niya? Pampihira! Parang awa mo na! Malakas ang loob ng batang ito. Buong tapang niya akong hinaharang. Pero hindi niya ako matatalo. Huwag ka na lumaban! Utang na loob, baka mapatay ka lang niya! Kilos! Nakainag siya! Paano niya nagawa yun? Kailangan kumilos lang ako ng kumilos. Hindi ako pwede huminto kahit sandali. Imposible! Isa kang tunay na mandirigma. Katulad ko, noon pa man, marunong na akong tumansya ng bilis ng kalaban. Natatandaan ko pa. Kuya Yuri! Ipagtatanggol kita sa kanila, Nina. Ilan ba sila? 20? Hindi, 24. Mabilis ang paghinga nila. Halatang natatakot din sila sa akin. Pero determinado silang patayin kami. Hindi ako papayag. Nina! Diyan ka lang! Huwag kang aalis sa kinatatayuan mo! Kaya kong manalo! Hindi sila makakalapas sa mga suntok ko! Wala na sila, Nina! Sa palagay mo, masarap kayang ulamin ng karne ng lobo? Sa paghinga niya, nararamdaman ko inasan siya. Huli ka ngayon! Huli ka ngayon!
Nungulun siya lumalay! Kailangan namin ng stretcher! Bilis! Napansin kong mas matinding ginawa mo sa kanya kaysa kay Dino. Bakit ganun, Yuri? Dahil isa siyang tunay na mandirigma. Oh. Ang batang ito, talagang hindi kanya inurungan. Hanaya Manzura? Ang ganda naman ng pangalan niya. 15 anos lamang siya, pero malaking tao siya. Sa nakita ko kanina, siya ang pinakamatinding mandirigma sa kasalukuyan. Bukod sa kanya, wala na iba. Sabik na akong maglaban sila. Pero hindi pa rin ako sigurado kung karapat-dapat siya kay Bobby. Alam mo namang iba't iba na ang taktika ng bata. Baka hindi tumagal ang hanayamang yan kay Bucky kapag ginamitin siya ng kung anong taktika? Kitang-kita ng dalawang mata ko, sandata ni hanayamang sarili niyang katawan. Siguradong kikilabutan din po kayo kapag nakita niyo kung gaano siya kalakas. Kikilabutan pala, ha? Kung ganon payag na ako, kausapin mo na siya. Siya ang makakalaban ni Bucky. Sige po, ma'am. Ilang ina kaya ang kayang gumawa ng gagawin ko? Ang ipalaban ng anak niya sa isang gangster. Ibang klase kasi ako magmahal. Walang presyong nakasulat sa cheque. Kaya na pong bahala. Hindi ko pa alam ang buong detalye kung bakit nila gusto. Napag-utusan lang naman ako ng grupong choosing, Mr. Hanayama. Na hindi ko sila ganong kilala. Basta at ang alam ko, nang mamatay ang asawa niya, nagmana si Paloma at Susie ng ilang bilyong yen. Nabalitaan niyang interesado ang grupo ninyo na kumita ng mas malaki, kaya natasan niya ako para kausapin kayo. Ano po ang sasabihin ko sa kanya, Mr. Hanayama? Wala namang ibang gusto si Paloma at Susie, kundi kalabanin ninyo ang isang tao. Isang batang 13 anyos. Mr. Nikukawa, hindi kami sanay ng iniinsulto dito. Kilala namin si Paloma at Susie. Takot sa kanyang lipunan, kaya ni pangalan niya hindi nababanggit sa media. Pero hindi yun sapat na dahilan para bastusin mo ang kapitapitagang pinuno ng ikalawang henerasyon ng Hanayama Kinye. Bakit mo siya iharap sa isang 13 anyos? Hindi ako nang iinsulto. Anong ginagawa mo? Bitriman mo siya! Hindi ko sinasadyang gawin ito, Mr. Hanayama. Pero walang halong pangmamaliit ng pagbisita ko sa inyo. Hindi bata ang trato ko sa inyo. Alam kong hindi kayo ordinaryong 15 anyos. Pero hindi rin ordinaryong batang tinutukoy ko. Maraming tao ang may ambisyong gumaling sa larangan ng pakikipaglaban. Pero iba siya. Marami siyang pinagdaan ng pagsubok at pagsasanay para marating ang kakayahan niya ngayon. Nag-aral siya sa mga pinakamamahaling eskwelahan, sa ilalim ng mga pinakamagagaling na sensei at siyentipiko. Bata pa lang siya, walang laman ang isip niya kundi ang ensayo at ang kanyang ambisyon. Nito lang nakaraang gabi, hinarap niya ng sabay-sabay ang 100 tao. 37 doon ang napabagsak niya. Mr. Hanayama, maaaring hindi niyo pa nakikita kung gaano talaga siya kalakas. Pero karapat dapat po siya sa inyo. Tama na. Tumahimik ka na. Mr. Hanayama, kayo po ang kinikilalang pinakamagaling sa lahat. Labanan po ninyo ang batang ito. Lalong-lalo na't isa siyang kuma. Mukhang nagbago na ang opinion niyo matapos yung malamang isa siyang kuma. At bakit hindi? Halos ituring ng lahat na Diyos si Puma sa pambihira niyang galit. Siyang naging pinakamatinding bandirigma sa buong mundo. Mabuti naman at naniniwala na kayo sa akin. Kanina ko pa sana sinabi ang pangalan niya para hindi na kayo nagduda sa kakayahan niyang labanan kayo. Ama ng batang ito, si Yonjiro Puma. Gising na siya. Ano nang pakiramdam mo? Aray ko! Si Yuri, nasa na siya? Kanina pa umalis. Alalang-alala nga siya kung magigising ka pa. Hindi kanya niya nahintay dahil may biyahe pa siya. Bakit umiyak?
Di naman nakakayang matalo sa isang World Heavyweight Champion, ha? Tudal, first year high school ka pa lang naman. Ayos lang siguro matalo sa kanya. Anong ayos lang matalo? Kailanman hindi ayos sa akin ang matalo sa kahit anong laban! Huwag mo kalimutang pulutin yung kalat mo. Saan ka galing? Gabing-gabi na ang uwi mo, ah. Bakit? Tatay, bakit, ha? Nag-aalala lang ako para sa'yo. Pagkatapos na nangyari kagabi, iniisip ko lang ang kapakanan mo. Paano kung tambangan ka nila at pagtulungan? Wala ako rin para pigilin sila. Huh? Ah! Si Mami! Ano? Siya ang Mami mo? Nakapagpasya na po ako. Gagawa ako ng sarili kong paraan. Kaya? Hindi na po ako interesado sa ituturo ng iba. Kaya hindi na po ako babalik sa gym ninyo. Alam ko pong mamahalin ng lahat, pero para sa akin... Ikaw na ang bahala kung yan ang gusto mo, Baki. Abutin mo ang nagawa ng daddy mo. Kung kaya mo, higitan mo pa. Tulad ng dati mo. Sanay na ako sa buhay mo ng puno ng karahasan. Matagal na akong pulis kaya wala na sa akin yun. Kahit ang mga tao magaling sa pakikipaglaban na susugatan din at kailangan nila ng isang kamay na mag-aalaga sa kanila. Kahit hindi nila aminin, alam ng puso nila ang pangangailangan ito. Pero masasabi kong iba ka, Baki. Hindi ka nasasaktan. Bakit mo ginigisay ang bigas? Pinapainitan ko lang. Tinatanggal ko ang tubig para hindi mabigat. Hindi kita maintindihan. Napapaisip ako kapag kausap kita. Ang dami mong sinasabi. Uwi ka na nga! Ayoko. Alam mo bang hindi kami magkasundo ni Mrs.? Naiingit ako sa'yo, napakaganda pala ng mami mo. Inspirasyon mo siya, ano? Bakit nga ba magkahiwalay kayo ng bahay ng mami mo? Walang kwenta ang kaya ko ngayon. Pambihirang lakas, bilis at liksi. Yun ang kailangang makuha ko. Kung hindi, hindi ko siya matatalo. Handa na ang lahat. May kulang pa kaya dito sa mga dala ko? Wala na. Sapat na siguro ito. Dumating na sa ating bansa ang taong may hawak ng world record na 90 dire-diretsyong panalo. Ang lalaki may kamaong gawa sa bato, si Ben Julio. Sabik na ang lahat ng tagahanga ng boxing dito at sa buong mundo para makita ang pag-aharap nila ni Yuri Tchaikovsky.
Ha? Pidyante! Ikaw na marahin si Mr. Kitasawa. Gusto ka namin tanungin tungkol kay Baki Puma.